ito, ipapakita ko sa inyo kung paano gawing romper ang plain dress na ito. Kaya kung gusto nyong malaman, just keep on watching. So, ayan na nga. Una, syempre, ilatag natin siya. Then, kuha ka ng short. Yung short na pagsusukatan mo kung paano ikakat yung dress, depende sa size o haba na gusto mo. Ayusin mo lang yung lapat para siguradong pantay yung iyong pagkat. Siguruduhin nyo guys na magkabilang side ng dress talaga yung mapapuntin nyo ha. Para pag kinat nyo siya, walang labas ng dress. So kung nakikita nyo itong white na to, hindi ko siya isasama sa pagbukit kasi mamaya tatanggalin ko siya. So ayan guys, kung makikita nyo, yan yung magkabilang side ng dress. So sila dapat yung pagbukitin nyo talaga para saktong hati ng dress yung makuha ninyo. Hindi siya tagili. Ulitin ko lang guys, dapat pantay yung pagkakatupi at yung lapat. Siguraduhin nyo yung second layer sa likod is pantay talaga siya. Then ipatong na natin si short. Kung saan kukunin natin yung tamang sukat na gusto natin. Depende sa haba na gusto nyo guys. Ako kasi ito lang yung haba na gusto ko. Sakto lang siya, hindi masyadong mahaba. Kasi yung dress na to is halos kapantay na ng tuhod ko. Side na yan. Yan yung side na yan guys. Hindi muna natin kakat. Papakita ko sa inyo paano itsura niya kapag hindi makinat yung part na yan. Yan. Cut lang natin siya. Natin siya tatahiin guys. Tahin na natin siya dyan. Itong part na yun, hindi ko muna siya kinat kasi papakita ko sa inyo paano itsura niya na hindi yun nakat yung part na yun. So, start na natin siyang tahiin. Pero bago yan guys, pakita ko sa inyo kung gaano ako pinahirapan ng sinulid na to. Sobrang struggle is it real. Ayan. Kung makikita niyo yung karayom ko, tumapingay na. Sobrang gigil ko. Pero syempre, ganun talaga. Tuloy lang. Tuloy lang. So, ayan na siya guys. Natahin na natin yung bantang gitna niya. Ayan. Maganda naman siya, pero kung mapapansin nyo guys, parang meron siyang dukol sa part na yan. Yung sinasabi ko sa inyo kayo, nahindi ko muna siya kaya. So, ngayon kakat natin siya para mawala yung dukol. Okay? Next natin siya, ikat natin siya. Ayan, yung part niya. Ikakat natin siya. Okay naman. Hindi naman siya ganun kahalata. So ito, kailangan lang, ikat lang natin is yung bandang harap. Ikat niyo siya guys, yung sa bandang natahian, doon nyo lang simulan sa bandang taas ng natahian para hindi na masira yung una nyong natahi. Ingat lang guys, para yung bandang huli, likod, I mean yung bandang likod ng tela, hindi madamay pag ginupit nyo yung tela sa harap.
wala siyang cut kasi hindi ko siya sinama sa pag-cut. Then ito yung harap. Ayan. So dito, ayan, itatahin din natin siya. Yan yung part na may bukol kanina. So ngayon nakata natin siya, so tatahian na natin siya para mawala yung parte nakaubok sa harapan. Siya guys, ah, hindi siya yung bastang tahi lang yung ginawa ko. Matibay yung pagkakatahi niya. Then, ayan. Sige, sukatin na natin. So, ayan. Kung makikita nyo guys, wala na yung part na may bukol sa harap. I mean, yung nakaumbok sa harap kanina. Ayan, wala na kasi natahi.